habang panimula nito. Tumayo na tayo mga mommy and daddy, then humarap kayo sa lamesang nasa harap ninyo. May mga laro ang batang nakahiga dyan na walang damit sa katawan. Ang una kong ituturo kung paano bibihisan ang bata ng may pag-iingat. Dagdag pa nito, kaya tumayo na kami ni Mr. Smith at humarap sa mesa. Mommy, buhatin niyo ng bata. Dapat dahan-dahan lang pagbuhat ha. Unang instructions nito, kaya naman automatic akong dahan-dahang binuhat ang bata. Then daddy, kunin yung damit na nasa mesa. Second instruction nito. Kahit alanganin, kinuha ni Mr. Smith ang damit na nasa mesa. Kay daddy yung magsusuot yan sa bata habang hawak ni mommy ang bata. Dahan-dahan lang at ingatan nyo na hindi masaktan ng bata. Dapat teamwork kayo. Yung laruan na yan, tutunog yan pag nasaktan, kaya dapat di siya masaktan. Dagdag pa na instructions nito. Kaya, sinimulan ng lumapit sa akin ni Mr. Smith para isuot ang damit ng bata. Maingat ang ginawa niyang pagsuot, kaya naman, napangiti na lang ako habang nakatitig lang sa kanya habang nagsusuot siya. Good job, daddy. Now, ihiga niyo ulit sa higaan ng bata, mommy. Utos na sabi pa nito. Kaya hiniga ko ang baby sa higaan nito. Now, mommy, kayo naman magsusuot ng panibagong damit. Pakialalayan niyo siya, daddy. Third instruction. Kaya't kinuha ko na ang nakalapag sa lamesa at sinimulan ng isuot sa binti ng bata ng dahan-dahan habang inaalalayan ako ni Mr. Smith at nasuot namin ng pajama na hindi to nag-iingay. Good job, mommy. Ngayon, nasuotan niyo na ng damit ang bata. Now, ang next, pagtitimpla ng gatas ang pag-aaralan ninyo. Masiglang sabi pa nito. Kunin niyo daddy ang dede dyan sa mesa at saka buksan niyo. First instruction ito. Kaya kinuha ni Mr. Smith ang dede at binuksan iyon. Next, buksan niyo ang gatas na nandyan sa tabi niyo. Tatlong scoop ng gatas ang ilagay sa dede. Pagkatapos, sa kanyo lagyan ng mainit na tubig na nakalagay dyan sa tumbler. Assist niyo siya, mommy. Second instruction. Kaya ginawa ni Mr. Smith ang instruction ng babae nang magagawa na. I-shake niyo na. Kaya chinake ni Mr. Smith at nakita ko ang nakangiti nitong mukha habang ginagawa yon. Palakpakan ninyo mga sarili ninyo. Pahinga muna 10 minutes and then gagawin natin ang last part. Sabi pa nito at naglakad na papaalis sa unahan. Ang galing mo, Mr. Smith. Masiglang sabi ko, kaya naman napatingin to sa akin. Congratulations, mommy and daddy, for job well done. Give yourself a round of applause. Dinig kong sabi ng babae sa unahan, kaya naman napaharap kami sa gawi niya. Ngayon, for the last word sa mga daddy, since nandito kayo at sinamahan yung mga asawa nyo, nakita nyo ang mga ginagawa nila para maalagaan ang anak ninyo? Kaya para mawala ang pagod nila sa araw-araw na pag-aalaga, isang I love you naman dyan sa mga misis nyo. Mahabang sabi nito. Kaya naman napatingin ako kay Lara. I love you. Nasambit ko habang nakatingin ako rito, kaya agad tong napalingon sa gawi ko. Maraming salamat sa lahat ng couples na naririto. Dinig kong sabi ng babae kaya dun muli napunta ang atensyon ko at nagpalakpakan ng mga to. Are you okay? Nadilat ako na marinig ko ang boses ni Mr. Smith. Oo, napagod lang siguro ko sa mga activity kanina. Nautal na sabi ko at di na lumingon pa sa kanya. I see, maikling sagot nito. Gusto mong malaman tungkol kay Alicia? Dagdag pang tanong nito. Agad akong napalingon kay Mr. Smith. Oo, nasagot ko. Gulat ako na tumingin sa tabi ng kotse ni Mr. Smith at tumarap sa akin. She's my fiancé noon pero umalis siya at nagpunta sa ibang bansa para tuparin ang pangarap niyang maging isang sikat na modelo at iniwan ako. Bagay yun malaman kong buntis siya pero pinalaglag niyang anak namin sa kadahilan ng makakasira lang yon sa pangarap niya. Kaya hindi ko nagawang magkaroon ng commitment sa ibang babae dahil sa nangyari sa amin ni Alicia. Mahabang paliwanag nito at may kung ano sa loob kong nararamdaman ng kalungkutan dahil sa mga nalaman kong masalimuot na nangyari kay Mr. Smith. Kung papanong nawala sa kanyang anak niya at kung papano ito nasaktan dahil sa pag-iwan sa kanya ni Alicia. Nakikita ko sa mga mata niya ang kalungkutan at sakit. I'm sorry kung ginusto kong malaman ang totoo. Narulungkot pang sagot ko. No, it's okay. Ako naman nag-open ito eh. Iwas pang tingin niya sa akin. Mula noon di ko na narinig magsalita si Mr. Smith sa kotse. Hanggang makarating na kami sa bahay, nauna akong bumaba ng kotse at kasunod to, naglakad na nga kami, papasok sa bahay, papunta sa kwarto at ganun din to. Mr. Smith?
Pigil pa ang tawag ko sa kanya at napahinto ito. Salamat nga pala sa pagsama sa akin kanina. Sana dumating yung araw na maging masaya ka ulit at magtiwala na may magmamahal sa'yo na sa bandang huli, ikaw ang pipiliin sa kahit anumang bagay. Matamaan na sabi ko. Alam kong magiging mabuti kang ina sa anak mo. Narinig kong sabi nito at tuluyan ang pumasok sa kwarto nito. Kaya naman pumasok na rin ako sa loob ng kwarto ko. Napaupo ako sa gilid ng kama ko at napabuntong hininga ng malalim. Kano kaya kasakit ang nararamdaman ni Mr. Smith sa pagkawala ng anak at ni Alicia? Kaya pala ganun siya kawalang pakialam sa iba dahil naging biktima rin siya ng pag-ibig ni Alicia na di naisip ang nararamdaman niya. Sana magawa ako para sa kanya, pero paano? Hindi ko na hiniga ang katawan ko sa kama nang maayos saka pinikit ang mga mata ko. Alex POV. Pabagsak ako na higa sa kama habang nakatingin lang sa kisame ng kwarto. Inamin ko na kay Lara ang tungkol sa amin ni Alicia. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ko ginawa iyon. Pero masaya ako kapag nasa tabi ko siya. Panatag ang loob ko at lagi siyang hinahanap ng mga mata ko. Sa isipin yon, tuluyan ko nang ipinikit ang mga mata ko. Baka tuluyan nang mawala ang lahat ng iisipin ko. Maaga ako nagising dahil sa maagang meeting ko ngayon nang matapos makapag-ready sa pagpasok ko. Lumabas ako ng kwarto ko. Nang may malanghap akong kung anong mabango kaya't naglakad ako papunta sa kusina dahil doon ang gagaling ang amoy. At napahinto ako na makita ko si Lara Abala sa paghahain sa mesa at napalingon to sa akin nang mapansin ako. Good morning, Mr. Smith. Nagluto ka ng breakfast bago ka pumasok sa trabaho. Nakangiting sabi nito at kay tamis ng ngiting pinakita nito sa akin. Kusa naglakad ang mga paa ko papunta sa mesa at naupo sa upuang naroon. Kain na. Sana magustuhan mo yung lasa. Dagdag na sabi pa nitong nakangiti pa rin. Kaya naman nagsandok na ako ng niluto nito at nagsimula ng kumain. Ano, masarap ba? Tanong nito habang nakatingin sa akin. Masarap siya? Nasagot ko. Dahil totoong masarap ang niluluto nito. Ang aga mo namang nagising para magluto nito. Bigla sabi ko na abala na sa pagkain. Maaga talaga akong gumising para ipagluto ka. Dinig kong sabi nito kaya't napatingin ako sa kanya na abala na sa pagkain niya. Di na ako nagsalita dahil nakaramdam na naman ako ng pagbilis ng tibok ng puso ko dahil sa narinig ko mula sa kanya. I'm done! Biglang sabi ko at tumayo na sa pagkakaupo dahil baka mahalata nitong naiilang ako sa presensya niya. Naglakad ako papunta sa pinto. Ingat ka sa work, Mr. Smith. Aantayin kong pag-uwi mo mamaya. Dinig kong sabi nito pero di ko na pinansin iyon at tuluyan na ako lumabas ng pinto at nagpunta sa kotse ko tsaka sumakay doon at umalis. Alex POV. Nakatingin lang ako sa malayo. Aantayin niya ako sa pag-uwi ko. Napailing ako sa isipin kong yon. Napaharap ako sa mesa dahil marami ng papeles na nakalagay doon na kailangan kong pirmahan. Lumipas pang ilang oras, nakatingin lang ako sa relo ko sa kamay na parang may hinihintay ako. Napahawak ako sa sentido ko. Anong ginagawa mo, Alex? Ba't parang excited ka? Dali naantay ka ni Lara sa pag-uwi. Mukhang may naisip kang nagpapagulo sa'yo. Napalingon ako sa nagsalita at nakatayo to sa harap ng mesa ko. Wala. Kanina ka pa dyan, Glenn? Almost 5 minutes na ako nakatayo rito. Kita ko pa na yung tingin mo sa orasan. May naghihintay ba sa pag-uwi mo? May panunoksong sabi nito. Ano sinasabi mo? Mr. Smith, I've been your best friend for almost 10 years. Alam ko kung anong kinikilos o iniisip mo. May pananakot na sabi pa nito. Fine, oo. Sabi ni Lara kanina aantayin niyang pag-uwi ko. Di ko naman ito po pwedeng maramdaman pero masaya ako dahil may isang tao nag-aantay sa akin sa pag-uwi ko. Nakatingiting sagot ko sa kanya na ngayon umupo na sa nararoong upuan. So you mean nagkakaroon ka na ng kakaibang nararamdaman para kay Lara? You know what, bro? Bakit mo pinipigilan ang sarili mo na mahulog sa iba dahil kay Alicia kung totoong babalik siya noon pa man? Almost 3 years ago pero hanggang ngayon wala pa rin siya. Baka it's about time for you to move forward at turuan ang puso mong magmahal ng iba. Total eh ikaw naman ang totoong ama ng anak ni Lara. Bro, payo lang to sa akin at ikaw pa rin ang magdedesisyon? Mahabang sabi pa nito. At di na ako nag-react dahil natatandaan ko na minsan wala pa akong babaeng seryoso at lahat puro bed body na magtatanggal ng kalungkutan ko.
Nalula pa nagpapabilis sa tibok ng puso ko sa lumipas sa 3 taon. Wala pang nakagawa noon pero nabigla. Nag-iba simula nang dumating si Lara. A girl who has an innocent face na nagpabilis sa tibok ng puso ko. Kahit na simple lang nitong galaw para may kuano sa puso ko ay nakakaramdam ng saya at kapanatagan ng loob. Natagpuan ko na lang ang sarili ko. Kinuha ang coat ko sa lagayan at naghanda na papaalis. Saan ka na pupunta? Biglang takang tanong ni Clint na nakangisi. Uuwi na dahil may nag-aantay sa akin? Natatawang sabi ko at tuloy nang lumabas ng opisina ko. Pagkababa sa parking lot. Hinanap ko kagad ang kotse ko at saka sumakay doon. Pagkatapos nagmaneho na ako papaalis. Napabalik ko sa ako ng bangon at agad tiningnan ang orasan sa table ko. 7:00 na ng gabi. Nako, sinabi ko pa naman na aantayin ko si Mr. Smith. Si Mr. Smith nga pala. Agad akong napaalis sa kama at naglakad ako papalabas ng kwarto ko. Di alintana ang itsura ko at nang makalabas sa kwarto ko, agad na akong nagpunta sa kusina. Napahinto ako na makita ang naroon ang itsura ko at nang makalabas sa kwarto ko, agad akong nagpunta sa kusina. Pinagmasdan ko lamang ang pawis na nagmumula sa noon niya pababa sa leeg, sa dibdib, hanggang sa puso nito at pababa pa. Gising ka na pala. Natauhan ako sa pagkakatitig ko sa katawan niya at napatingin sa mukha niya. Kanina ka pa ba, Mr. Smith? Oh, kala ko ba antayin mo ang pag-uwi ko? Tanong nito at tumarap sa niluluto nito. Napasobrang tulog ko kaya di ako nagising ng maaga? Sagot ko at naupo sa upo ang naroon. Ilang minuto pang lumipas na tapos na magluto si Mr. Smith. Tinanggal ang suot na apron saka tumitig sa akin. Ang bango naman nito? Masiglang sabi ko. Ganyan ka ba excited na makita at matikman ang luto ko? Kaya pati pag-ayos ng buhok nakalimutan mo na? Dinig kong sabi nito kahit napatingin ako sa kanya na ngayon nakatayo na sa harap ko. Seryosong mukha. Naistato ako sa kinaupuan ng hawakan niyang buhok ko at inayos niyo ng kamay niya habang seryoso pa rin ang mukhang nakatitig sa akin. Kaya't ganun lang kabilis ang tibok ng puso ko sa ginagawa nito. You still look beautiful in my eyes, Lara. Bulong nito at napaawang ang bibig ko sa sinabi nito. Nanlaki pa ang mata ko na maramdaman ang labi nito nakalapat sa mga labi ko. Mas nadagdagan pa ang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa ginawa ngayon ni Mr. Smith. Kaya naman napapikit na lamang ako para damhin ang kakaibang init na ngayon nagpapabuhay sa buong katawan ko. Naramdaman kong lumayo to sa akin, kaya napadilat ako at kita ko ang seryosong mukha nito, nakatitig lamang sa akin ngayon. I'm sorry, kumain ka na. Sabi nito at naglakad na papaalis sa harapan ko. Napayoko na lamang ako dahil sa nangyari. Akala ko ginusto niyang halikan ako, pero mukhang di niya yun sinasadyang gawin. Masasabi ko na lang sa isip ko dahil nakakaramdam ako ng konting kalungkutan sa isiping wala pa rin akong epekto kay Mr. Smith at walang pag-asa ang sutil kong puso na magkaroon ng kakaibang nararamdaman sa akin si Mr. Smith. Dahil hanggang ngayon ang babaeng una niyang minahal ang gusto pa rin ng puso nito. Alex POV. Napaalis ako sa pinto ng kwarto ni Lara dahil narinig ko ang pag-uusap nila ng kaibigan sa phone nito. Mr. Smith. Napalingon ako sa likuran ko nang marinig ang boses ni Lara. Gising ka na pala. Nagduto ka ng breakfast natin. Kumain na tayo. Masiglang sabi nito at naglakad na papunta sa kusina. Napasunod ako sa kanya sa kusina at naupo kami sa upo ang naroon. Lara, tawag ko sa pangalan niya. Bakit Mr. Smith? Nakatitig pang sabi nito sa akin. Kailan birthday mo? Wala sa sariling tanong ko. Ha? Gulat na sagot nito. Natanong ko lang, may mali ba sa tanong ko? Nag-iwas to ng tingin sa sinabi ko. Sabi ko, 2 days na lang, birthday ko na. Sagot nito, kain na tayo. Dagdag pa nito at nagsimula ng magsandok ng pagkain at kumain na. Tahimik na rin ako na kumain. Nakaupo ko ngayon sa swivel chair ko at nakatingin lang sa papel na nasa harapan ko. Pero wala akong ginawa doon at nakatitig lamang ako. Ano kaya magandang birthday surprise ibibigay ko kay Lara para sa birthday niya? Natauhan ako nang may kumatok sa opisina ko kaya't napatingin ako kung sinong papasok at sekretary ko yon kaya't napayo ko ako ulit. Mr. Smith, may appointment kayo ngayong lunch with Mr. Kim. Ire-ready ko na po ba ang kotse?
Panimula nito kaya't otomatiko akong napaharap sa kanya. Sige, maikling sagot ko. Aalis na po ako. Saan nito at tumalikod na sa akin. Secretary, may papagawa ko sa'yo? Biglang pigil ko sa secretary sa akmang pag-alis nito. Ano po yun, Mr. Smith? Alamin mo ang cellphone number ni Rosel Alcantara na nagtatrabaho sa The Right One Law Firm. Ibigay mo sa akin pagkakuha mo. Yes, sir. Sasabihin ko. Ipapahanda ko ng kotse at mag-ready na kayo, Mr. Smith. Napayukot at pagkasabi, tuloy nang lumabas ng opisina ko at nag-ready na rin ako para sa meeting. Nakasakay ako ngayon sa kotse papunta sa isang restaurant kung saan kami magkikita ni Rosel, na kaibigan ni Lara. Nagawa ko siyang tawagan o ibigay yun sa akin na sekretary ko. Na makarating sa coffee shop kung saan kami magkikita, bumaba ako sa kotse ko na maipark ko na yon at naglakad papasok sa loob. Ginala kong mata ko at nakita ko to sa dulong bahagi ng coffee shop. Kaya naglakad ako papunta sa kinaroroonan niya. Hi! Bati ko na makalapit ako sa kanya at otomatikong napaharap to sa akin, tila gulat na tumingin sa akin. Naghaantay ka ba ng matagal? Dagdag ko at nakita kong natauhan to sa pagkakatitig sa akin. Di naman, Mr. Smith, upo ka. Nag-order na ako ng cafe sa ating dalawa. Saad nito kaya't naupo ako sa harap niya. Bakit mo ako gustong makausap, Mr. Smith? Tungkol ba to kay Lara? Paano niya nahulaan? Halata ba sa mukha ko? Tama ka. Tungkol nga kay Lara, ang pag-uusapan natin? Nasagot ko na lang dahil yun naman talaga ang dahilan ng pagkikita namin. Bakit ano nangyari sa kanya? Mr. Smith, nasaktan ba siya? Natatarantang tanong nito. Hindi, okay lang siya. Napailing nasagot ko at nakita ko naman na kumalma ito. Eh ano? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa, Mr. Smith. Anong kailangan mo sa akin? Diretsong sabi nito na napatigdigan sa akin. Itatanong ko lang kung anong gustong surprise ni Lara sa birthday niya na gusto niyang matupad. Diretso ding sagot ko sa tanong niya. Ma'am, sir, ito na po ang order ninyo. Bigla ay lapit na isang waitress at nilapag na sa mesa namin ang dalawang baso ng kape at naglakad na to papaalis. Ba't mo naman natanong yan, Mr. Smith? Seryosong tanong nito sa akin. Dahil gusto ko siyang makita, masaya sa araw ng birthday niya. Masaya ako pag nakikita ko siyang nakangiti. Sagot kong walang pag-aanindangan. Natutuwa ako at gusto mong mapasaya si Lara. Ang totoo, lumaking ulila sa magulang si Lara at sa isang bahay ampunan siya lumaki. Yun ang nagpaaral sa kanya hanggang high school. Nung college siya, sarili niya nang nagpaaral sa kanya. Nagtatrabaho siya habang nag-aaral. Nakatapos siya at nagtrabaho sa law firm na yon for almost 5 years. Magkaibigan na kami kahit masasabi ko kilala ko na siya. Sa totoo lang, Mr. Smith, hindi niya ina-expect na mabubuntis siya at ikaw magiging ama. Alam ko hindi ka naniniwala pero hindi ang tipo ni Lara ang magsisinungaling. Mas pipiliin pa niyang siyang mahirapan kesa ng ibang tao. Tungkol sa surprise mo sa birthday niya. Simple lang ang gusto niya. Yun ay ang makasamang taong mahalaga sa buhay niya. At isa ka na doon, Mr. Smith, dahil ikaw ang ama ng anak niya. Mahabang sabi pa nito. Salamat sa tulong, Rosel. Pasasayahin ko siya. Nasabi ko. Mr. Smith, ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag mo na siyang sasaktan. Sana dumating ang araw na matanggap mo ang anak niyo, pati na si Lara sa buhay mo. Aalis na ako. Marami pa ako na iwan na trabaho sa office. Mauna na ako sa iyo. Pagkasabi nun, tumayo na si Rosel kaya napatayo na din ako at naglakad na to papaalis. I will protect Lara and I will do everything to make her happy with me. Ma'am Lara, para po sa inyo, galing kay Mr. Smith. Napatingin ako sa inabot nitong kahon. Kinuha ko yun sa kamay nito at humarap sa kanya. Salamat ulit, nakangiting sagot ko. Naglakad na to paalis kaya naman napatingin ako sa kahon at saka ko yun dahan-dahan binuksan at may nakita kong letter sa loob. Kinuha ko yun at nilapag sa mesa. Napaawang ang bibig ko sa nakita kong laman ng kahon. Isang kwintas na may pendant na heartbeat at sa gitna ay may heart na kumikinang dahil sa mga batong ginamit. Kinuha kong letter na kalakip noon at saka binuksan yun. Lara, masaya ako at tumating ka sa buhay ko. Lara, sana di mo ako iwan pagdating ng araw. Alex, basa ko sa letter. Binaba ko sa mesa. Kinuha ang kwintas sa kahon at saka sinot sa leg ko at napangiti. Nandito kami ngayon sa kotse. Nakatayin lang ako sa labas ng bintana. Ma'am Lara, may pupuntahan pa po tayo. Di na ako umimik dahil di maalis sa labi ko ang saya dahil sa regalo ni Mr. Smith. Hanggang marating namin ang isang beauty salon. Napakarot noo ako.
Hanggang binuksan nito ang pinto sa gawi ko, kaya napababa na ako. Bakit nandito tayo? Kailangan niyong mag-ayos para sa isang okasyon. Let's go! Sahod nito at naglakad na papunta sa pinto ng salon at taka namang napasunod na lamang ako. Kayo nang bahala sa kanya. Dinig kong sabi nito sa lalaking lumapit sa amin. Okay, pagkagandahin ko siya. Halika na, ma'am. Alex, POV. Maaga ko nagising para mag-ready sa gagawin kong surprise for Lara. It's her birthday and I want her to be happy this day and for the rest of her life. Now I can say na unti-unti nagiging malinaw sa akin isang bagay na nahuhulog na ako kay Lara at ngayon, di ko kakayaning mawala siya sa buhay ko. Na makarating sa office, pinakancel ko lahat ng appointment ko. Secretary, tawag ko sa intercom sa table. Ilang minuto pa ay may kumatok sa pinto ng opisina. Pumasok sa Secretary Min. Yes, Mr. Smith, may pag-uutos po ba kayo? Tanong nito na makapasok sa loob. Pumunta ka sa bahay at sumahan mo si Lara. Gawin lahat ng gusto ngayong araw at pagkatapos, dalhin mo siya sa isang kilalang salon para ayusan. Dahil may surprise ako para sa kanya. Ihatid mo siya pauwi sa bahay. Mahabang paliwanag ko. Yes sir, aalis na po ako. Sabi nito at yumuko ng konti at saka lumabas sa opisina ko. Napatayo na ako sa swivel chair ko at lumabas na ako sa opisina. Pagkatapos, bumaba ako ng parking lot at sumakay sa kotse, paalis sa lugar na yon. Nagpunta ako sa isang flower shop, bumili ng bulaklak, 5 bouquet of rose ang binili ko. Pagbalik, bumalik ako sa kotse at nagmaneho pa uwi sa bahay. Ako na ang nag-ayos. Kinalat ko sa sahig ang mga rosas mula sa pinto papunta sa gitnang bahagi ng bahay ko. Tsaka ako nilagyan ng maliit na kandila sa gilid ng dadaanan ni Lara. Pagkatapos, naglagay ako ng mga ilaw na medyo dim para sakto sa gabi. Nagpunta ako sa piano at binuksan yon. Magagamit ko na rin ang talent na tinatago ko and this time ay ang sa babaeng alam kong magiging maswerte ako. Sinara ko na yon at tumakit na ako sa itaas para lang mag-ready dahil magagabi na. At nang matapos yung maligo, sinuot ko na ng long sleeve na kulay violet at pants na black. Nilagyan ng necktie na kulay black, coat na black. Napatingin ako sa wristwatch ko bago binuksan iyon. Narinig ko pa ang pagdating ng kotse kaya't inantay ko siya. Ilang minuto lamang ang lumipas, nakita kong papasok na siya sa loob. Kaya nagsimula na ako na pagtugtugin ng piano at kumanta. Nakita ko pa ang pagkagulat sa mukha niya at unti-unti na itong lumapit sa akin. Kaya naman pinagmasdan ko ang mukha niya. Kay ganda nito sa suot niyang off-shoulder na light violet at nakapusod ang buhok niya at mas lumabas pa ang ganda na mukha niya sa light makeup na nilagay sa ganda niya. Huminto ako sa pagtulog at tumayo ako at saka naglakad sa kinaroroon niya. Isang dangkal na lamang ang layo namin sa isa't isa. Happy birthday! Bati ko habang nakatitig sa mga mata niya. Salamat Mr. Smith, di ka na dapat nag-abala pa ng ganito. Tila maiiyak na sabi nito. Gusto kong gawin to para sa'yo because I want you to be happy. Dahil yun ang binigay mo sa akin, Lara. Mr. Smith, tayong nasabi niya na lang habang nakatingin sa akin. Halika, may pupuntahan pa tayo. Sabi ko at kinuha ng kamay niya para panghawakan at hinila ko na to paalis sa lugar na yon. Nagpunta kami sa kwarto kung saan pinagbawalan kong lumapit si Lara. Huminto kami sa tapat ng pintong yon, saka ko binitawan ang kamay nito. Teka ba tayo nandito, Mr. Smith? Kala ko ba di ako ba pwedeng lumapit dito? Naguguluhang tanong ko. I want to show you something inside na alam kong ikakatuwa mo. Sagot ko at nalagay ko sa monitor ang password ng kwarto at bumukas yon. Hinawakan ko ulit ang kamay ni Lara para pumasok na sa loob ng kwarto. Napapikit ako nang buksan ang ilaw at dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko at gulat na gulat ako sa nakita ko sa loob ng kwarto ko dahil puno ito ng baby stuff. Napakaganda ng pagkakaayos. Ibig sabihin, gulat na sabi ko at di ko na tinapos pa ang sasabihin ko. Tumingin ako kay Mr. Smith. Tama, kwarto sana to na magiging anak namin ni Alicia. Sobrang saya ko na malamang buntis siya at magiging ama ko. Pero nawala ang saya noon ng ipalaglag niya ang anak namin, kaya pinilit kong kalimutan ang lugar na to. Malungkot na kwento. Kaya pala ganoon lang ang pag-iba ng aura niya na magpunta ko rito dahil may masakit na alaalang nandito. Kung nabubuhay lang naging anak niyo, alam ko magiging masaya siya at maswerte dahil mahal siya ng papa niya.